Isang magandang hapon po mga kabayan, araw po ng Biyernes at dito nga tayo sa Kuwait City, Malia para po nagsimba po tayo at marami tayong mga kabayan ang nakabit dito. Pero gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo ang kwento ng isang overseas Filipino workers natin na domestic workers dito sa bansang Kuwait, ang isang mapait na karanasan niya sa kanyang employer na hindi niya inaasam matapos po ang ilang taong po magandang pagservisyo, magandang pakikisama po at syempre magandang relasyon sa kanyang employer ay hindi niya inaasahan na gaganituhin siya ng kanyang employer. Actually mga kabayan, nagbahagi po yung kababayan natin sa bansang Kuwait ng kanyang hinanain matapos pong mag-flight siya pa uwi ng Pilipinas. Ngunit naiwanan po ang kanyang mga bagahe, nalaman po yung kanyang mga pinaghirapang mga ilang po mga gamit, kapulad na po yung kanyang mga damit, halos wala po siya naiuwi kundi sarili lang po niya dahil nga po ang employer niya ay hindi niya inaasahan na hindi siya binigyan ng baggage allowance para naman po sa kanyang mga luggage na pauwi ng Pilipinas, kundi ang kanyang only ticket lang ang binigay sa kanyang mga kabayan pauwi ng Pilipinas. Kaya nga po ito sa kababayan ay maluwa-luwa, pero bagtos na siya man po ay ginanto ng kanyang employer, ang sinasabi po ng kabayan natin ay napapasalamat pa rin po siya at nakauwi siya ng Pilipinas ng maayos. Pero sa lahat ng mga kabayan naman po natin na katulad po ng sitwasyon ni kabayan, kung sakasakali man po uuwi kayo ng Pilipinas, siguraduhin nyo lamang po na tignan nyo po yung mga ticket na ibibigay po sa inyo ng mga employer ninyo at siguraduhin nyo lamang po na meron po itong baggage allowance. At para po kung sakasakali man po na ganito po gawin sa inyo ng employer, ay pwede po kayo pumunta sa ating embahada para po dumulog, humingi na po ng tulong at kayo po ay mabigay po inyong tamang karapatan na ticket na with baggage allowance para sa inyong pag-uwi ng Pilipinas. Actually po mga kabayan, yan po ang realidad dito sa abroad. Kung saan man po ay halos ibinigay nyo na po yung inyong mga sarili para po mabigay po yung magandang servisyo sa inyong mga employer. Pero meron po talagang mga ilan-ilan na mapagsamantala. At syempre, ito po yung nakakalungkot isipin na matapos po ang ilang taon na pagservisyo natin, yung mismong employer na pinagservisyo natin ng ilang taon ay gaganituhin pa tayo. So nakatuwa rin po kay kabayan ay pagiging positibo niya ay nga po sa kanyang post doon sa kanyang TikTok ay masaya pa rin pa daw siya dahil nakauwi siya ng maayos sa kanyang mahal sa buhay at napaalala lang din siya sa mga kabayan natin na katulad niya na kung sakasakali man po na kayo uuwi ng Pilipinas, mas maigi po na hingihin po ng maaga ang inyong mga ticket at siguraduhin pong meron po itong baggage allowance sa inyong mga airline tickets pauwi ng Pilipinas. Kaya paalala po sa ating mga minamahal na overseas Filipino workers dito sa abroad, ugaliin pong maging mapamatsyag at syempre kailangan po natin ipaglaban kung ano ang nararapat para sa ating lahat, para at least yung mga kaunting mga bagay na pinag-ipunan natin sa abroad na iuwi ng Pilipinas ay hindi po ito mabaliwala. Okay? So sana po sa lahat ng mga kaubayan natin na pauwi ng Pilipinas, kung makakaranas po kayo nito ay wala po kayong wag po kayong magatubili na tumawag po sa ating embahada kung di po kayo makapunta para po maaksyonan po ng ating Philippine Embassy. Mula po dito sa bansang Kuwait, isang paalala po ito sa ating mga minamahal at mga bayaning domestic workers. Positibo man po tayo sa ating mga buhay ay dapat po nating ipaglaban at magbigay po ng pansin sa ating mga karapatan dito sa abroad. Okay, ingat po mga kabayan. Ako po si DJ Lakwacha, Lakwacha Balitang OFW.